Napakaswerte ko dito. Neil, maraming nagtatanong ng ano eh, nakaka-inspire daw yung buhay mo eh. Sabi ng ano ng Bubble. Ng nung una na ikwento doon sa ano, kasi maraming nagtatanong, paano ka nagsimula ng mag-alaga ng baboy? Dahil yun sa ano, bago namatay yung nanay ko, may iwan siyang uutangin sa SLP, bali sa 4 piece yan, na 10,000. Tapos nung namatay yung nanay ko, kinuha ko yung 10,000 na yon na puhunan para sa negosyo talaga yun. Panghanap buhay na ano ng SLP. Kaya baboy ang inalagaan mo? Kinuhaan ko ng dalawang baboy muna. Tapos pagka-dispose ko, kumuha ako ng tatlong baboy. Yung sa tatlong baboy, yung isa nun, bali hinanda ko sa kumpleanyo ni nanay kasi mag-iisang taon na siyang nawala. Tapos yung dalawa, dinispose ko ulit. Bumili ulit ako ng apat. Pag-dispose ko ng... bali yung dalawa sa apat, ginawa kong inahin. Yung dalawa, yun yung dinispose ko para ipakain din sa inahin. Para mapalago pa yung ano ko. Yung pinag... ibig sabihin, yung pinagbinta mo... Yun yung pinakain ko sa dalawang inahin. Pagkain. Oo. Hanggang napadiretso na. Oo. Tuloy-tuloy na. Kasi si Neil, mga kapobre, yung magkasama kami sa estasyon nung namatay yung ano niya, yung nanay niya, kasunod rin yung tatay mo, no? Matindi. Bali, ano lang, 3 months yung pagitan bago namatay yung tatay ko. Kaya ikaw na ang tumayong magulang sa magulang. Kapatid at pamangkin ko. Kasi yung ate ko nasa ibang bansa din eh. Oo. Nag-ano din, DH. Oo. Mahirap ang mawala ng magulang, ano po? Lalo pa sabay-sabay. Oo. Ano yung gusto mong iparating sa mga nakakaranas ng mga ganyan, lalo na yung sa'yo lahat na buhos na yung biglaan ba, na sa'yo lahat na buhos yung obligasyon? Kung sa akin lang, huwag ka lang mawalan ng ano, pag-asa. Yun lang, tuloy mo lang yung buhay mo. Think positive. Ang ganyan lang. Think positive. Parang naiiyak ka rin. Ay, siyempre naalala ko yung nung nasa ano pa ako eh. Sa down pa ako na sitwasyon, yung hindi pa ba ako na kakaraos dahil sa, siyempre yung hospital si nanay, madaming utang, nasalo ko lahat. Ang ganyan. Nabayaran na yung utang. Na ano ko na, fully paid ko na sa wakas. Mga nasa magkano yung nila sa hospital? Yung sa hospital bill ni nanay nasa 250,000 eh. Tapos na labas namin yung papers ni nanay bago siya nailibing, nasa 78,000 pa yung remaining balance ko. Yun na yung hinulog-hulugan ko. Masaya ka naman ba dito sa bilang kabahagi ng pobreng vlogger team? Ay, napakaswerte ko dito. Mabait yung boss ko. Si saan banda? Basta napakaswerte ko dito. Yun lang masasabi ko. Lahat, pati yung mga kasama ko. Sobrang thankful na isa ako sa member ng pobreng vlogger. Thank you, Neil. Ayan. Kaya parang alam kasi yung downside ni yung down na down si Neil noong time na yun, alam ko yan, no, yung napagdaanan niya. Kasi palagi kami nag-story yan sa station. Wala rin akong maitulong noong time na yun sa kanila kasi siyempre magkano lang din yung kinikita natin noong time na yun, na sa ano tayo sa radio station, pareho kami doon magkasama. So salamat sa mga blessings sa Panginoon ng galing at saka sa mga sumusuport sa channel. Thank you very much kasi life-changing nga. Katulad nito, yung isang pamilya dito, grabe yung respeto nila. No? Ayaw na ayaw nilang ibenta yung baboy kahit malaki na kung hindi mabisita ng team. So thank you. Tsaka yung buhay ni Neil nakaka-inspired. No? Na sana mapulutan ng aral din ng mga nanonood, na hugutan ng lakas, ika nga, kahit sobrang down ka na, darating ang panahon na makaangat ka rin. No? Basta go lang ng go. Think positive lang, sabi ni Kapobreng Neil. Ayan, tuloy mga kapobre, napag-usapan tuloy dito yung buhay ni Kapobreng Neil. Kasi wala tayong interviewon, kundi si Kapobreng Neil.
Siya may alam dito sa mga ano eh, sa mga ganitong mga baboyan. Sige mga kapobs, pinatahos mo ko sinig. Dapat meron di ba yan? 1, 2, 3, action! Pero... pero... ngayon... Haray lang ah.